Hello, magandang araw, magandang buhay at magandang oras sa lahat-lahat ng aking mga viewers, followers, kaibigan at aking mga kamag-anakan dyan sa lahat ng electronic stick vloggers. Magandang buhay sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is Andera Bino TV Tech. Meron naman akong isi-share sa inyo ngayon tungkol sa ginawa ko na nauna na kung paano buksan. Sabi ko hindi ko na ipapakita kung paano gawin dahil 50-50 tayo doon dahil baka walang parts na mapagkunan kung sakali na hindi gagana ang kanyang USB tsaka yung FM. So sinuri ko siya, aking napag-alaman na ang dahilan ng kanyang anong hindi niya pagtunog ng kanyang mga sa input signals at kanyang player ay dahil sa hindi ma-play, hindi ma-select yung mode dahil ang ating tact switch ay hindi functional or walang contact. Kaya ipapakita ko sa inyo ang aking pag-check ng isang ng kanyang mga tact switch. Ito, mga tact switch. Ang tact switch ay meron siyang metal sa loob na siyang nag-coconnect sa tuwing ating pinipindot ito. Kagaya ng pagpindot natin ng ganyan. Yan. Sa bawat pindot natin ay kumukontak ito ng 0 ohms. So ilagay natin yung ating multi-tester sa buzzer mode or continuity mode. So i-check natin ito ang kanyang tact switch. May dalawang linya dito, apat na paa, pero yung dalawang paa ay naka connect yan sa bawat isa, pero itong dalawa, yung dalawa yun yung magkukonek. So dito tayo mag-check. Yan. Tingnan nyo yung aking tester. Pinipindot ko siya ngayon. Hindi gumagalaw yung ating tester at walang buzzer. So, isa yung apat. I-check natin. Ipapakita ko lang na dapat zero ito. So, wala. Kahit anong gagawin ko na ano, lakasan ko pagdiin, wala pa rin contact siya. So, ibig sabihin, hindi gumagana yung switch. Kaya walang seleksyon na nangyayari. Kagaya ng halimbawa, pag pinindot mo yung kanyang mode, hindi ka makapagpili dahil hindi siya gumagana yung ating switch. Pag pinindot mo yung play, hindi magpi-play. Pinindot mo yung forward tsaka reverse, walang mangyayari dahil lahat ng tact switch dito sa button ay hindi gumagana. So, ito yung tester natin. Pag dinikit natin itong dalawang probe, ay magsisiro at magbabaser. So, ipapakita ko rin yung apat na tag switch na ipapalit ko doon. Ito siya. Lagay natin dito. Tapos, ipindot natin. Ayan. Magsisiro yan. Kasi itong dalawa ay connected ito. So, kahit hindi mo ipindot, connected yan. So, dito tayo sa dalawa, yung magkalapit. Kasi ito yung magkalayo na, ano, connected na ito. Isang connection lang to. So, dito tayo mag-check, ganyan. Pag pinindot natin, dapat mag-zero at mag-beep. Yan siya. So, silang apat ay mag-zero yan. Yan o. Yan. So, apat sila ay puro zero connected dahil brand new ito, bago.
Ayan o. Ito yung papalit natin. Ngayon, paano ko nasisiguro na ito lang ang sira at sure na sure ako na magagawa ko ito dahil ito lang ang sira at pag napalitan ko ay gagana na siya 100%. So ganito yon. Itong ating unit ay atin siyang i-plug in. Ito, plug in natin. Hindi kasi makikita yung pag-plug in natin. Kaya gagamit tayo ng extension para makita na plug natin or steady natin yung plug dito at mag-switch on tayo dito. Pero ito na lang. I-on ko siya. Ayun, may ilaw na. At i-plug in natin itong ating, yan, naglagapok na siya. Tapos, kung makikita nyo, yan, may ilaw. Ibig sabihin, nag-switch on. Okay, nag-switch on na siya. Ngayon, hindi tayo makapag-select ng FM, hindi tayo makapag-select ng kahit USB nating ilalagay. Ilagay natin ngayon itong ating USB. Ayan. Nagbiblink yung ating ano. Ayan o, nagbiblink. Ibig sabihin, natanggap niya or nabasa niya na may pinasok ako na USB. Pero, kahit i-full volume natin, walang tunog. Ayan. So, ibig sabihin, tumunog siya kasi na nagalaw ko or lumapat yung aking daliri. Kasi yung kamay natin or daliri, or balat natin sa daliri ay meron din itong resistance kaya siguro nag-connect. Pero ganito yon. Halimbawa, ayan o, naka-USB siya. Tinanggal ko ngayon yung USB, wala na siyang tunog. Ngayon, mag-FM tayo. Pipili tayo dito sa kanyang mode. Ayan o. Yan. Ayun, nag-FM na siya. So, hinaan ko lang para walang copyright. Okay? Ayan o. Ayan, may FM na siya. Kanina wala to. Ayan, may FM na siya. Ngayon, kung bunutin natin or i-off natin dito sa switch, ayan o. I-on natin ulit. Ayan. Pag-on natin, pakinggan nyo, wala siyang tunog. Ayan. Wala siyang tunog. Tapos, kung hindi nabuksan at hindi nalaman na hindi pala gumagana yung button, halimbawa, nasa loob, pipindot tayo ngayon ng mode. Ganito yon. Ayan o. Pagpindot ng mode, walang response yung ating unit. Pipindot tayo ng kahit saan dito. Ayan. Ayan. Wala pa rin. Wala pa rin. At dito sa ating mode, wala, wala, wala. Ngayon, para makasiguro ako na talagang gumagana itong unit na to at tag switch lang yung sira, short ko lang ng aking tiyani or tinatawag natin na ating tweezer. Yan o, tingnan nyo mabuti. Yan. Pag-switch ko, ayan, may tunog na. Ayan, may tunog na siya. So, tanggalin ko itong tag switch at papalitan ko. Ito na, napalitan ko na ito yung apat na sira at ito yung apat na bago. Ngayon, plug na natin. Ayan. Plug na natin siya. Full volume ko siya, oh. Ayan. Wala tayong maririnig na hissing sound mula sa FM mode. Dahil wala pang USB na nakakabit. Ayan, USB.
So, i-minimum muna natin yung volume. Tapos, pindutin natin ito. Yan. Di ba? Pangsunan na sa ngayon. Tapos, pindutin natin uli. Ayan, wala na. Pindutin uli. Wala na. Pindutin uli. Ayan. Di ba? Ayan. Ayun, naka-FM na siya, Ilagay natin sa FM. Ayan, naka-FM na siya. So, hinaan natin ang volume. Automatic naman siya. Paglagay natin ng USB, ay mag-play na siya. Ayan. Okay. So, hintayin natin na pumasok yung music ng USB. Pindot natin yung kanyang play dito sa gitna. Ito yan, Ito yan, play sa gitna. Yan, Yan. Umilaw, steady. Pindutin natin. Ayan. Ayan. So, hindi lang natin mapatagal kasi hindi pa ako nakagawa ng aking USB na may non-copyright. So, ito lang muna. Importante, ayan. So, okay na siya. Tact switch lang yung sira. Kaya, asimbulin ko muna ito. A few moments later. Ito na ngayon na nabalik ko na sa kanyang sa kanyang posisyon na dati. Plug in natin ngayon. Yan. Tapos, yan na. Yan. Tapos, pindutin natin yung kanyang mode. Ayan, Ayan, meron siyang FM. One click na lang. Ayan. So, hindi natin mapatuloy ang mapatagal ang pagpatugtog. Okay? Tapos, yung ating USB, lagay natin. Ayan. Ilagay natin yung USB. Yan. Tapos, yan Naka-FM yan. Ibig sabihin, hindi na-recognize yung ating USB. Yan. Namatay na yung FM. Naka-USB na ngayon. Lumipat na. Yan USB na. Yan. So, hintayin na tumugtog. Yan. So, nag-loading. Yan. Yan. Nag-loading na yan. So, pwede na natin, kahit naka-USB, pwede na natin siyang ilipat sa FM. Yan Auxiliary, ibig sabihin, doon sa external player na i-connect doon sa likuran sa ating auxiliary input dito. Yan. Yan. May input tsaka output. So, pwede na natin ilipat dito sa ulit auxiliary. Yan. Tapos, pindutin natin ulit nasa USB na. So, pwede na maglipat. Pag tinanggal natin itong USB, ay magiging FM ito. Yan. So, ibig sabihin na nagawa ko siya, nagawa. Ayan So, tanggalin natin. Yan. Walang hissing sound. Bumalik sa ating auxiliary. Yan auxiliary. So, lipat natin sa yung auxiliary tsaka FM. Yung ilaw dyan, isa lang. Pero, hindi pa nakasit sa FM. Lagay natin sa FM. Ito, dito sa mode. Yan Yan, nag-blink. Pag-blink, lumipat sa FM. Ayun, may FM na. Tapos, hindi natin malipat sa ibang channel. Kung hindi gumagana itong mga button. Kaya, pinalitan ko yung tact switch niya.
So, lipat tayo ng ibang channel. Ayan. Ayan, oh. So, wala pa siyang laman. Atin siya ngayon i-scan. Pindot natin yung play. Ayan, hold lang yan, hold. Press play button. Press and hold. Ibig sabihin, long press lang. Pag nag-blink na itong ilaw, automatic nag-i-scan na yan ng FM hanggang sa maubos niya na ma-save sa memory ang lahat ng mga FM station na kanyang masasagap. Itaas natin yung kanyang antena. Ayan. Naitaas ko na yung kanyang antena. Ganyan lang kahaba. Ayan o. Oh. So, nag-i-scan na yan. Ayan o. Oh. Mabilis yung blink pag nag-scan. Ayan o. Oh. So, habang mabilis yung blinking indicator niya sa kanyang FM, ay patuloy pa yan na nag-i-scan ng channel or ng FM station. Hanggang sa, ayan, huminto na. Ibig sabihin, yung paghinto niya, may nasagap sa doon na isa, nasave sa memory, ayon, isa. Hanggang sa maubos siya lahat, ayan. Yon, habang mabilis yung pag-blink niya ay nag-scan na yan. Ayon. So, minto na siya. Pwede na tayo magpili ng mga channel or FM station na kanyang na-save. Ayan. 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 So, okay na. Pwede na tayo mag pwede na nating i-ano sa kay customer. So, at kung makita nyo pala yung sabi ko sa unang video ko na walang bakas ng pagbukas or walang gasgas, walang nasira, oh. Ayan, oh. Ayan, wala tayong bakas na iniwan doon na para makita na binuksan. Ayan, ganyan tayo kalinis. Gumawa, walang bakas, walang sira. Ayan, nilagyan ko lang ng scotch tape or masking tape para may balik ng tama. Okay, so hanggang dito na lang ang ating video. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang maging updated ka sa lahat ng aking mga video. So, magandang araw muli at sana'y gabayan tayo ng Panginoon. Ito po si Andy Rabino Tibitik, nagsasabing magandang buhay sa ating lahat. Bye-bye!